Kumusta ka, kaibigan? Sa pagkakataong ito, ay medyo maselan ang ating tatalakayin na topiko patungkol ito, mga kaibigan, sa isang pangitain ni Daniel sa Daniel chapter 7, ang pangitain ng apat na halimaw pagkatapos darating ang katapusan ng pang-apat na halimaw. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ito ay binabanggit, mga kaibigan, sa Daniel chapter 7. Atin itong baybayin. Verse 1. Noong unang taon ni Belsazar, bilang hari ng Babylonia, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip. Isinulat ito ni Daniel. Ito, mga kaibigan, ang panaginip ni Daniel ayon sa kanyang mungkahi. Isang gabi, nakita ko na kabi-kabila ay binabayo ng malakas na hangin ang malaking dagat. Mula sa dagat ay may umahong apat na iba't ibang halimaw. Ang una ay parang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Habang ako'y nakatingin, na bunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong parang tao. Binigyan ito ng isip ng tao. Ang ikalawa naman ay parang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig ng nag-utos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kahawik ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod tulad ng sa ibon, apat din ang ulo at pinigyan ito ng pangyarihan. Pagkaraan nakita ko ang ikaapat na limaw. Nakakatakot ito at napakalakas. Bakal ang ngipin nito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakan ang matira doon. Kakaiba ito sa tatlong nauna sapagkat ito'y may sampung sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay napunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab. Parang bukal ang apoy na tumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at pinuksan ang mga aklat. Dahil sa sobrang kayabangan, sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ikaapat na hayop at inihagis ito sa apoy. At iba namang halimaw ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ito, mga kaibigan, ang pangitain ni Daniel. At bigla nga siya, mga kaibigan, na nagising at siya ay nabagabag kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Ngunit ito rin, mga kaibigan, ay binabanggit, mga kaibigan, sa Daniel chapter 7. Binanggit din dito ang ibig sabihin ng pangitain ni Daniel. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa ating pinag-usapan nung nakaraan sa pangitain ni Haring Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2, ito rin ay tumutukoy, mga kaibigan, sa mga kaharian na pabangon bago darating ang kaharian ng Diyos. Kung ating mapapansin kasi, mga kaibigan, ang leon, mga kaibigan, na nakita ni Daniel ay tumutukoy rin sa lugar ng Babylonia. Dahil ang leon sa Babylonia, mga kaibigan, ay ang ibig sabihin nito ay hari ng lahat ng mga hayop. Ibig sabihin, siya rin ang tinatawag na head of gold. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, ng pakpak sa pangitain, mga kaibigan, ay sumisimbolo sa kung gaano kalakas at kabilis gumalaw at sumakop ng ibang bansa ang lugar ng Babylonia. Dahil kilala, mga kaibigan, si Haring Nebuchadnezzar na greatest conqueror at talagang napakabilis niya mag-conquer ng iba't ibang mga bansa. Ngunit siya, mga kaibigan, ay pinalitan ng Medo-Persia. Ito ay tumutukoy rin, mga kaibigan, sa silver na chest at mga kamay ng imahe na tumutukoy rin, mga kaibigan, sa Daniel chapter 7, ang oso. Dahil kung ating makikita at mapapansin, meron siyang tatlong tadyang sa kanyang bibig na tumutukoy sa tatlong malalaking mga bansa na kanyang nasakop. Isa na dito ang Babylonia. Natalo niya ang Babylonia. Natalo rin niya, mga kaibigan, ang Lydia at maging
ang Egypt at kung bakit oso, mga kaibigan, ang ginamit sa pangitain ay dahil napakalaki, mga kaibigan, ng teritoryo na nasakop ng Medo-Persia. Ang pangatlo, mga kaibigan, ay ang Grecian Empire. Sila ay namuno sa panahon ng 331 BC hanggang 168 BC sa pamamagitan ni Alexander the Great, na tumutukoy rin, mga kaibigan, sa kapa na bronze ng imahe sa Daniel chapter 2. Kung ating mapapansin kasi, mga kaibigan, ang leopardo ay tumutukoy, mga kaibigan, sa kung gaano kagiting na mandirigma si Alexander the Great at kung bakit apat ang kanyang mga pakpak, ay ibig sabihin, mga kaibigan, nito ay mas mabilis silang lumusob at kinunker ang buong teritoryo ng Medo-Persia at tinalo nila ito na habang bata pa si Alexander the Great. Ngunit pagkatapos na mamatay ni Alexander the Great ay nahati sa apat na pamahalaan ang buong teritoryo ni Alexander the Great. Ito ang kanyang apat na general, si Cassander, Lysimachus, Ptolemy at si Leucus. Pagkatapos nito, mga kaibigan, sa Daniel chapter 7 verse 7, pagkatapos nito ay may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ikaapat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal na nanakmal at lumuluray at niyurakan ang kanyang mga paa, ang nalabi at kaiba sa lahat ng hayop na nauna sa kanya, at siya'y may sampung sungay. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa apat na hayop na ito, tapos na ang Babylonia, magkatapos Medo-Persia, tapos Grecian Empire. Ano ang sumunod, mga kaibigan? Walang iba kundi ang Roman Empire. Tinatawag rin ito, mga kaibigan, na Iron Kingdom. Sila ay namuno mula 168 BC hanggang 476 AD. Siya, mga kaibigan, ay may sampung sungay na tumutukoy sa Divided Europe na ating napag-aralan, mga kaibigan, sa last nating topic sa Daniel chapter 2. Kung hindi mo pa ito napapanood, ay panoorin mo, mga kaibigan. Ang title nito ay Ang Huling Presidente. At balik tayo, mga kaibigan, sa ating topiko, ang Roman Empire, mga kaibigan. Ito ang pang-apat na hayop na nakakatakot na nakita ni Daniel. At bakit nakakatakot, mga kaibigan? Dahil ito ang huling kaharian na papangon bago darating ang kaharian ng ating Panginoon. At kung ating mapapansin, binabanggit dito, mga kaibigan, dinudurog nito sa kanilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa verse 8, pinagmasdan kong mabuti ang sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng buwang ang sungay na tumutubo. At ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, ang sampung sungay ay rumirepresent, mga kaibigan, sa sampung mga hari at sampung kaharian na binabanggit din sa Daniel chapter 7. Sa verse 24, ikadito, ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari ng kahariang ito. Sa gitna nito'y lilitaw ang isa, kakaiba sa mga nauna, at tatlong hari ang kanyang pababagsakin. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, tatlong kaharian sa Europa ang nahwala. Ito ang Ostrogoths, Heruli at Vandals, dahil ayaw nila na mamuno ang maliit na sungay na ito, ang maliit na kaharian ito, kaya sila ay pinatanggal sa kasaysayan. Pinatay sila at wala nang nalabi kahit isa sa kanila. At isa itong kaharian, mga kaibigan, na naghari-harihan at punong-puno raw ng kayabangan. Sino kaya, mga kaibigan, ang maliit na sungay na ito? Atin itong pag-uusapan sa susunod na topiko. Ngunit ano, mga kaibigan, ang sumunod? Pagkatapos nito, nakita, mga kaibigan, ni Daniel na dumating ang ating Panginoon. Sa verse 9, habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa mga ito at nabubuhay magpakailanpaman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya'y naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. Parang bukal ang apoy na tumataloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon. Bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya, humanda na siya sa paggawad ng hatol at pinuksan ang mga aklat. Ito, mga kaibigan, ang parating na huling kaharian, ang kaharian ng Diyos na binabanggit, mga kaibigan, ang ating Panginoon ay parating na siya ay nakaupo sa kanyang trono na naglalagablab
mga kaibigan. At sa kanyang pagdating mga kaibigan habang naghari-harian ang maliit na sungay na ito. Sa verse 11 binabanggit niya dito, dahil sa sobrang kayabangang sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ikaapat na hayop at inihagis ito sa apoy. Oo mga kaibigan, kinuha ng ating Panginoon at inihagis niya sa apoy dahil sa sobrang laki ng kasalanan niya laban sa ating Panginoong Diyos. Habang ang ibang mga halimaw mga kaibigan ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. At pagkatapos ito sa verse 13, patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa lapaap, sa langit, ang parang isang tao, lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. And verse 14, binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. At ang pamamahala niya ay hindi na magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. O mga kaibigan, ito ang pangitain ni Propetang Daniel bago darating ang kaharian ng ating Panginoon. At kung ating makikita, tayo na mga kaibigan ay nabubuhay sa pang-apat na hayop sa pamumuno ng maliit na sungay na ito, ang maliit na bansa na ating tatalakayin sa susunod na mga panahon. Ngunit ang importante mga kaibigan, ang pang-apat na hayop ay tumutukoy sa buong Europa, ang pamumuno ng sungay, ang kariang dadatnan ng ating Panginoon bago niya hukman ang buong sanlibutan. Mga kaibigan, malapit na tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Handa ka na ba? Nais mo bang tanggapin ang ating Panginoon sa pagkakataong ito? Kung nais mong tanggapin ang ating Panginoon, ay i-type mo naman sa comment section ang iyong saloobin at ipapanalangin kita. Ama naming banal, nais po namin na isurrender ang aming puso sa inyo. Gabayan kami Panginoon, tulungan kaming makita ang katotohanan at sundin kung ano ang katotohanan. Salamat Panginoon sa inyong pagmamahal sa amin. Aking nang isinusuko mula ngayon ang aking puso at tanggapin si Kristo na mamuhay sa aking puso. Salamat Panginoon at ito ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.